Yo mga guy, welcome sa Biyahe ni Boo. Ngayon may pag-uusapan tayo about sa gitara or about sa mga gamit natin sa gitara. Ito yung impulse response or in short yung IR. Usong-uso ngayon yan, di ba? Lalo na ginagamit yan kadalasan sa mga sa recording o sa kahit sa live. Lalo pa usong-uso ngayon yung mga gamit na yung mga multi-effects processor na ano ba yung mga example ng mga gamit na ganyan, yung Line 6 HX Stomp, yung Helix, yung Hot Tone Ampero, sumasabay na rin yung Mover, marami pa yung mga high-end, yung mga Fractal. Ang kagandahan kasi dyan, yun na lang yung dadalhin mo sa tugtugan, sa recording, tapos realistic na yung sound niya. Ano bang naitutulong ng IR? Sa akin, ang explanation ko dyan, para rin siyang cab sim. Replacement mo siya sa cab sim ng mga effects mo o ng mga amp sim mo. Kasi ang sa pagkakaalam ko, mostly, kaya hindi ganun ka-realistic yung sound ng mga cab sim. Kasi digital ang pagkakagawa sa kanya. Ngayon, yung IR kasi, kung totoo siya, pwede kang gumawa niya na sarili mo. Kailangan mo lang ng IR makers. Meron yan sa mga recording software nyo. Ang gamit ko yung Studio One, meron doon IR maker. Para makagawa ka niyan, kailangan mo ng totoong amp, kailangan mo ng totoong cabinet, guitar cabinet. Yung mic, tapos iset mo doon yung distance. Pwedeng dalawang mic, i-blend mo, ganun. Sa akin, personally, mas realistic sa tenga ko yung IR kaysa sa cab sim. Usable pa rin naman yung ibang cab sim. Usually, kailangan mo lang mag-add ng EQ. Pero sa IR kasi, minsan kahit di mo nalagyan ng EQ, so makakatipid ka pa sa DS. Ang tanong, kailangan mo ba ng IR? Makakatulong ba ito sa'yo? Depende yan sa need mo. Kung kailangan mo ng realistic na setup para sa akin. Tapos, ang gusto mo, kung minimalistic ka, gusto mo konti lang dala mo. For example nga, yung Line 6 HX Stomp, gagaganyan lang yun. No? Nagkaroon din ako nun, ang ganda eh. Andun na yung amp mo, andun na yung pedals mo. Kung ganun ang gusto mong gawin, makakatulong sa'yo yung IR. Kung may marami kang gamit, pwede kang gumawa ng sarili mo. Kumbaga, example, marami kang cabinet na Fender, Marshall, tapos meron ka pang Mesa Boogie, di ba? Tapos alangan naman dali mo lahat yun, di ba, sa gig nyo. Pwedeng gawin mo, gawa ka ng IR ng mga cabinet na yun. Tapos iload mo siya doon sa HX Stomp. Parang daladala mo na yung mga amp na yun. Kasi ganun din naman yung response nun eh. Ganun din lalabas yun sa PA kung live ka tutugtog. Or sa recording kung gagamitin mo siya sa recording. Ngayon ipaparinig ko sa inyo yung mga samples ng ibang favorite ko na IRs. Medyo madami so hindi ko nalalahatin. Kasi compare natin siya dun sa mga cab sim na nasa hot tone ampero. Yun nga pala, gagamitin natin yung hot tone ampero. Pakinggan na natin. Ayun, bali ito yung gagamitin natin, hot tone ampero. Ito yung gagamitin nating effects or amp sim. Tapos nag-load na rin ako ng mga favorite kong IRs dito. Pakita ko lang sa inyo mabilis bago natin patunugin. Doon nga muna tayo sa clean Fender amp, twin reverb. Tapos ito yung IR, pag tinignan mo, ito 2x12 siya na Eminence yung speaker. Pati nga pala speaker, nakalimutan ko sabihin kanina. Kasama sa paggawa yan. Tapos ayun, Fender something to. Kalimutan ko ano yung ST. Tapos yung 57, yan yung mic na ginamit, yung SM57. Yan yung classic na pang record ng ano, diba? Ng mga amp, guitar amp. Tapos ayun, ito patunugin muna natin yung sinet ko na naka cab sim, stock cab sim siya ng Fender Twin Reverb dito sa ampero. Ito yung tunog niya pag yung cab sim muna. Ano rin yan, no? SM57 na mic. Kita nyo dyan. Mas nilapit ko talaga siya dun sa sinet kong naka-IR. Ito yung IR na Fender. Kung mapapansin nyo, malapit lang siya, di ba? Konti lang difference niya, pero pansin na pansin. Maganda rin naman itong capsi mo. Pero para siyang medyo nasal na ang hirap kasi timplayin niya. Pag dito sa IR, okay na agad siya.
kahit hindi mo na itweak. Dito kasi sa cabsib, ititweak mo pa ng konti yan eh. Ayun, dito naman tayo ngayon sa, meron din ako sinet na Marshall amp sim dito. Dito mas mapapansin nyo na yung difference ng IR tsaka sa cab sim. Dito man tayo sa cab sim na Marshall JCM800. Tapos lipat naman tayo dun sa IR na sinet ko. Ayun, ang layo, di ba? Parehas lang ng sinisimulate yan. Ito, 2x12 na Marshall. Tapos, ito, pag tingnan mo yung 2x12 din na Marshall na IR. Tapos, naka-SM57 din na mic. Ayun, di ba? Ang layo nung, ano agad, nung tone. Parang totoong amp talaga yung dating niya. Dito kasi sa cab sim, parang siyang tunog, sinasabi natin tunog digital. Ano, parang harsh na sakit sa tenga, di ba? Ang sakit sa tenga yan lalo pag sa live, pag diretso sa mixer or sa guitar amp. Last, nag-set din ako ng high gain na Bogner. Ito pang lead, try natin. Ito yung cab sim nga pala. Okay naman siya. Pero dito sa IR, sigurado magka-cut ka dyan pag sa mix. Dun kasi sa cab sim, di ba? Pag pinansin nyo, lubog na lubog yung tone niya. Okay na rin, pero pag may kasabi kang drums dyan, saka iba pa, medyo lubog ka niyan. Ito para sa nakabuka. Pwede namang habulin sa EQ, sabi ko nga, pero yun nga, magdadagdag ka pa ng EQ dito sa ano mo, signal chain mo. Eh, pagkagaya ng mga guitar effects modeler na kagaya ng HX stamp, nauubusan ng DSP. Pag nag-add ka ng EQ, baka kailangan mo pa mag-delete ng ibang effects. Ayun, yun yung disadvantage din ng nakaka-capsing. Ayun lang. Ayun, yun yung take ko sa IR mga guy. Sabi ko nga, okay pa rin naman yung ibang stock na capsing, pero yun nga, malaking tulong din yung IR. Maganda rin na meron kayo kung hindi nyo matweak ng maayos yung mga cab sim, meron kayong reserva na siguradong makakatulong. Daming IR na available dyan online, yung iba may bayad, yung iba downloadable lang. Ayun, sana nakatulong. Like, share, subscribe. Biyahin ni Boo. Salamat. See you. Bye guys.